morning, good morning. Magandang umaga ulit. So back to work na uli sila. Kaya nag-prepare na sila ng halo or dry pop. Continuation lang naman to ng pagtatiles nila dito sa yan, dito sa ground floor. Tingnan po natin ang aksyon ngayong maghapon. Dito na preparasyon ng dry pack. Buhangin sa kasemento ulit. Ito nga pala, bumili ko na kami ng picture para sa bathroom. Then continuation lang dito. Pag-i-install ng tiles dito sa staircase, sa ilalim ng staircase. Para dito sa kitchen, saka sa dining area. Yan, ilinis muna nila tapos linasa. Para mawala yung mga alikabok. Yan, ito yung mga tiles na i-install. Yan, kapiraso na lang ito. Kayang tapusin na ito maghapon. Yan, inawalis muna nila para wala yung mga alikabok saka yung mga excess na konkreto. Hinahalo na nila yung semento, dry pack. Importante kasi yung moisture niya, yung tubig, hindi sobra. Hindi din kulang, yung saktuhan lang ba. Para hindi bumaba yung mortar niya. At hindi rin ganun ka-dry para hindi mapukpok o masiksik. So, dry pack po ang tawag dyan. Susukatan nila dito yung magiging cut ng tiles. Nalagyan niya ng masking tape para pag ginuhitan o ginuhitan ng lapis, kitang kita siya pag gingrinder o pag pinutol. Dito naman nag nalatag na sila ng ready fix. Ito yung solution ng pa-topic yata yun. After malagay ng ready fix, nalagay naman ng mixture ng adhesive saka ng semento. Tapos saka ilalagay yung pinaka-kompleto o yung mortar niya, yung dry pack. Dito sa CR, tinatanggal nila yung tatlong pirasong maliliit para maisagot siya hanggang dito. So, bumili naman ako ng tiles para dyan. Kamukha din naman siya. Marigosa tiles. Kaya tatanggalin muna yung dating nakakabit. Tapos ilalapat yung bago. Para mas magkasya siya para walang gap. Wala siyang magiging gap.
Time check, 10:30. Ito na yung mga naikabit nila. So, halos yung mga Soroho na lang yung maiiwan. And dito, Soroho. Dito rin. Dito, sa kitchen area. And dito naman sa staircase, papahit na sila ng mortar. Kapirasa na lang naman dito halos. Kanting kembot na lang yan. Si Mrs. Cruz, tinetesting na niya yung bagong install na tiles. May flyover, papunta dun. Actually, bagong kabit kasi siya, kaya hindi pa pwedeng tapakan. Kaya naglagay sila ng bridge. London Bridge. Bridge over troubled water. Kompleto na siya. Dun sa pantry area. Dito sa may sliding door. Dito rin sa kitchen area. Kompleto na siya. Tapos dito sa staircase. Yan, nakabit na rin lahat. Pati yung Soroho niya. Yan yung parang butas na yun. Clean out yun nung wastewater. Then, ito yung mga pictures na binili namin last week sa may Binondo. So, install nila ito bukas. Shower, mirror, cabinet. Ito din yung toilet bowl o yung water closet. Naglilinis na lang nila. Naglilinis nyo kay Dudumi din bukas. Mainam mo yung araw-araw na yun. Hindi masyadong kumapal. Halos patapos na rin sila, nagliligpit na. Konting himas na lang to. Then, na tabit na rin na pala nila to. Yung bali tatlong pirasong tiles. Dito sa bathroom. Nakadrop kasi ito eh. So, ngayon, kompleto na siya, wala nang gap. Pati yung pinakagilid yan, tala mo. Nagagyan yan. Yun yung pinakagilid na yun. Ito. Yeah, ito, pati yung pinakagilid. Nilagyan din yung pinaka-drop niya. Nilagyan din ng tiles. Yan, kompleto na siya. Bukas mga pictures naman ni Kakabit. Lalagay dito ng tower rack, tapos yung soap rack, saka bathroom mirror. Kunti na lang, pwede na lumipat. Then dito sa second floor, tibag na rin nila yung pinaka-balustre. Dati kasi ang balak talaga dyan, may finish na konkreto. Eh, gusto ni Mrs. yung dre-drecha, yung smoothless, seamless. Kaya ang gagawin dyan, nalagyan na lang siya ng metal railings sa halip na konkreto na pinaka-harang niya. So ito, ipitataposin nila ito bukas. Puputulin lang naman yung bakal, tapos konting retouch lang naman dito sa semento. Yan na po siya. Dito naman sa pinaka-entrance niya, nakakabit na yung tile trim.
Tapos niyoktungan naman mga tiles dito sa baba. So naka-elevate po siya ng 2.5 inches siguro to, simula dito sa pinaka-garahe. Si Mrs. Cruz, sinisipag yan, linis pa. Gusto niya, everyday malinis.